guys! Welcome to my channel! Ngayon guys, gagawa po ako ng puto maya. Ito po ang mga sangkap na ating kakailanganin guys. Una ay ang ating glutinous rice. 1 and 1/2 cup lang ang gagawin kong puto maya. So 1 and 1/2 cup. Gagamit din tayo ng sugar. Salt, luya, iniwa ko lang ang luya ng manipis, yan, at of course, gagamit tayo ng coconut milk. Wala kasing fresh na ano dito, coconut, kaya ang ginagamit ko ay bio coconut milk. Mas maganda kasi itong bio guys kasi creamy siya. Kaya ito yung ginagamit ko. Yung isang pack ay 200 ml ata to. So dalawa ang ginagamit ko kasi 1 and 1/2 cup ang gagawin kong puto maya. And of course, gagamit din tayo ng dahon. Kasi gagamitin natin yan na maya-maya. At itong glutinous rice guys, may nakalimutan pala ako, gagamitin tayo ng tubig kasi itong glutinous rice guys kailangan natin siyang ibabad sa tubig ng overnight. Binabad ko siya sa tubig ng overnight. Yung tubig na gagamitin ay yung tamang-tama lang na maglibil yung tubig sa at saka sa glutinous rice. So binabad ko siya ng overnight. Kaya ito, ready na siya. So, pwede na tayong mag-umpisa. Of course, ang ating lutuan. At, gagamitin tayo mamaya ng steamer. Set aside muna natin to kasi mamaya pa yan gagamitin. Yan guys, nag-umpisa na tayo. Nilagay ko na yung glutinous rice together with the coconut milk. Haluin lang siya guys. Tapos, ang heat natin guys ay medium heat lang siya para hindi maano yung naubos na yung coconut milk na hindi pa ready yung glutinous rice. So, medium heat lang siya guys. Isusunod na din natin ang ating sugar. Sugar. Tapos, yung salt at saka yung luya. Yan. Dito na siya lahat na mix na. So kailangan lang natin siyang ihalo. At lulutuin natin siya guys ng 15 to 20 minutes hanggang mag-ano na yung glutinous rice mag may lumalabas na oil. Nag-oil na siya. So, ihalo lang natin siya ng ihalo kasi kailangan talaga siyang ihalo para hindi ma hindi masunog. Ayan. Ayan lang siya guys. So, ito na guys. Medyo nag-ano na yung coconut milk natin. Hahaluin lang natin siya ng hahaluin hanggang maubos na yung maubos na yung coconut milk at magiging oily na siya yung glutinous. So, kailangan pa natin siyang haluin kasi kailangan talaga siyang haluin para hindi masunog yung glutinous natin. Yan talaga ang procedure niya guys na
Kailangan constant talaga na ihalo mo siya. Ayan. Hintayin pa natin to, guys. Masyadong ano pa siya, hindi pa masyadong dikit. Kaya mga hayaan pa natin. So, ito na siya, guys. Ready na siya. So, saktong 15 minutes ko siyang minix. At nag-u-oil na din siya. So, ready na to. So, kailangan na nating i-off yung heat. So, ang susunod, guys, ay gagamit na tayo ng steamer. Ito yung steamer ko. Of course, nilagyan ko siya ng tubig sa ilalim. Tapos, maglalagay ako ng dahon dito. Ayan. Lagyan lang dahon. Buti nakabili ako ng dahon. Ayan. Ayan, guys. Tapos, ilalagay na natin ang ating glutinous rice dito sa steamer na ilagyan ng dahon. Ito, guys, nalagay na natin ang ating glutinous dito sa steamer. So, i-ano lang natin na ma-label yung ano niya. Yan. Tapos, lulutuin natin siya ng 15 to 20 minutes, guys. So, takpan muna natin at babalikan natin ng 15 minutes. So, ito na siya, guys. Ready na siya. Luto na siya. So, kailangan na natin siyang kailangan nang i-off yung heat at saka i-ano na natin siya, ibalot ng dahon. So, yan na siya, guys. For 17 minutes. 17 minutes, so ready na siya. So, off na natin ang heat at kailangan na natin siyang balutin. Yan, guys. So, ngayon, guys, kasi ready na itong glutinous natin. Ready na siya. Luto na. Kaya kailangan na natin siyang ibalot sa dahon. So, gagamit tayo ng dahon. So, ganito lang ang ano, guys, gagawin sa dahon. Tapos, depende sa dahon ninyo, guys, na gamitin, kasi minsan may mga malalaking dahon dito, kasi itong nabili kong dahon ay medyo sira-sira, kaya inano ko na lang. So, ilalagay na natin siya sa dahon. So, depende sa dahon na ginagamit. Dahon na ginagamit ko ay medyo maganda kasi mga mutas-mutas. Hira kasi ito makabili ng ano, dahon. Kaya ganyan lang siya, guys. Ganyan lang siya. Tapos i-ano mo lang, i-press mo lang. Press. Tapos lupin, ganyan, para mas, ano siya, presentable. Yan siya, guys. Ganyan. Ganyan lang siya. Depende sa, ito kasing dahon ko is medyo maliit, tapos sira pa. So, ano siya, presentable. Yung mga dulo ay kailangan natin i-trim. Trim siya, para ano naman, maganda. So, ganyan. Ano na siya, guys. Ganyan. Yeah.
the same procedure. Ano mo lang yung dahon, ganito. Ano bang tawag nito? Walang. Ano bang tawag sa paralim? Ang ganitong forma. Basta ganito. Tapos ilalagay yung glutinous. Kung depende sa laki ng dahon yung ilalagay na ano yung glutinous, kasi yung dahon ko parang siraan ng bait. Mahal pa naman ang dahon dito. Diyos ko. Diyos. Sira. Ganyan lang siya, guys. Ganyan lang. Tapos ipipress mo lang. Tapos yung dulo na ano, ipipress mo lang para maganda tingnan. Presentable. Ganyan lang siya, guys. Ganyan. Ayan. I-ano mo lang. I-press mo lang. Ayan lang siya, guys. Parang naglalaro ka lang. Parang naglalaro ka lang ng bahay-bahay. Bahay-bahayan. Pasensya sa dahon. Kasi ano tong dahon ko. Parang iwan ko kung saan galing yung dahon na to. Baka tapos itrim mo lang yung sa dulo para yan, yan na, guys. Ganyan. Itong puto maya, guys, ay popular to sa atin, particularly sa ano, sa mga Visayas region. Itong puto maya na ano, kanin, lalo na sa ano, sa Roy Cebu, popular to sa kanila itong puto maya. Na mangga or sikwati. Sikwati ang tawag na. Sarap siya. Kaya first time kong gumawa nito ngayon. I hope na ano to, pero parang okay naman. Gumagawa din ako ng ano, guys, marunong akong gumawa ng budbud. Yung budbud palagi na akong gumagawa, pero ito puto maya yun lang, first time akong gumawa nito. Kaya parang okay naman. Nilipman ko, okay naman. So, wala kasi akong ginagawa. Nagano ako. Isip ko yung puto maya.
kahon. Muna sa Pinas pa ako, guys. Hindi ako marunong magluto. Yung mama ko ang hindi magluto at saka mga ganito, mga dessert, mga natuto na lang ako dito. Kasi lalo na pag craving ka talaga. Hindi mo ginawa sa Pinas, hindi mo hilig sa Pinas, pagdating mo sa, iwan ko sa iba, pero sa akin, pag, nung simula na nandito na ako, Diyos ko, lahat ng mga, dapat lutuin. Siya, guys. Ganyan lang siya. So, ito na, tapos na. Ganyan lang siya, guys. So, ito na siya. Ang aking Kuto Maya. Kuto Maya. Guys, ito na ang aking Kuto Maya. Yan. Ito na siya, guys. Ang aking Kuto Maya. Ready to eat na siya, guys. Kakainin ko siya with mango. At wala kasi akong si Kwati, guys. Kaya gumagawa ako ng fresh milk. Fresh chocolate milk. Ito siya. Fresh chocolate milk. Yan. Ito na siya, guys. Ready to eat na siya. So, bye-bye! Thanks for watching, guys. Don't forget to subscribe my channels, guys. Click the button bell and comments below. Bye-bye! See you on my next video. Thanks for watching.